Yes, I'm physically prepared and mentally prepared. Sana matapos natin. Pagdasal natin, matapos natin. The next week, malalaspal po ako mamaya. Sa ahon. Sobrang tatalik po. Tapos sobrang ano rin po. Wala na po. Hi, ako si Bingo. Tapos inimbitahan ako ni Sir Bong, mag-ride daw kami ng Sabado. Eh pagdating dito, ipapalay yung ride na to. So, kaya ako naandito. Hello, good morning. I'm Rain. I'm here because, sorry, sobrang natatawa ako kasi this is a very last minute invitation. Hindi ko alam na kasali ako sa Do the Impossible Challenge. So, I'm very excited na kinakabahan and hopefully, matapos ko siya. Paano something different sa mga cyclists. Kumbaga, gusto ko likpasan yung ano eh, yung ordinary na nakikita mo na ginagawa dito sa lugar natin. Extreme, eh, extreme. Like si James. Si James, meron siyang 321 KOM Strava. Si Tutud, upcoming rising star na magiging pro, na winner ng 2022 Tour ng Matapungkay. Si Bingo, siya yung tao, kaya alam ko na sobrang ano sa bike. Kasi naman nag-Odax ng 200 na ka-BMX. Si Rain at si Aya ng TCC, kasama din sila Jonas. At ang mga to, puro pandemic rider. Ngayon, itetest natin sila kung hanggang saan ang kailan kicks in. 5 days lang namin in-organize to. Nag-final kami ng 2 days. Sa team ko, syempre, lahat ng sumusuporta sa mga crew na nandito. Thankful ako sa Pasho Cafe. Busa, isang tawag lang. 1 day lang yung Pasho Cafe, isang advice lang. Then, ito na, titake up na kami. Kaya salamat sa inyo. Kasi parang hindi ko matatapos eh. Pero buti po may backup kami. Meron po kami extra bike. Tapos yun, tinuloy-tuloy ko na rin po ulit.
Titan. Basta may cambio po, yun, okay na ako doon. Lang ano, huwag lang walang cambio. Hirap. Basta tutuloy ko po kahit anong may cambio. Based sa Canada, and si Coach Rick, yan yung ano ko, nutritionist. So sila yung nag-guide sa akin what to take for this event. Thank you kay Coach. Naglakad ako, it's more on the nervous talaga sa palusong. Yun yung nag-trigger sa akin na you have to go down and push kasi right after kong mag-overshoot, mag-wiggle ako na may kasalubong ako kasi lumampas na ako sa lane. Nag-wiggle ako. Parang sesemp lang ako. Huminto agad ako. Sabi ko, hindi, not safe. Tulak tayo. Annalyn Shobria, the general manager of Ports Hotels and Resort Tagaytay. Ports Hotels is almost 1 hectare hotel. So we have accommodations, restaurant, and function halls. Yung aming fascio, mag-go 1 year this December. So December lang namin siya inopen. Marami kaming facilities and amenities. Actually, malakas kami sa mga group functions and events. So, we have, right now, we have 3 function halls. So, yung function hall 1 namin, yung pavilion 1, can accommodate 200 to 250. Yun yung mga ginagamit namin sa mga live-in seminars namin. But then, nag-offer din kami ng mga events like wedding, debut, birthday. So, yan yung mga malalakas din sa amin dito sa Ports Hotel. And then we have, right now, we have 36 rooms. And then soon, magkakaroon kami sa new wing ng additional 18 rooms. Ngayon, ito nga ginagamit ngayon ng Ports Hotel ng Do the Impossible Challenge. So, ngayon, nandito sila. So, happy ang Ports Hotel kasi kami ang napili nila para sa kanilang cycling events challenge. So, sana tuloy-tuloy din po ito. Kami ang talagang lagi nilang pipiliin. Lang ko kami ngayon eh. Bakit ba pagod? Pagod. I don't know. Hindi, no, ano, nung yung pag ano namin dito, pag bitaw sa amin dito, nakita ko kagad yung mga kalaban ko sa peloton. So binantay ako na yung mga kalaban ko, si James Rojas at si Tudtud. Eh, mayabang tayo. So, syempre, sabay, dahil malamig pa naman, baba. Pag-ahon, sabay ka, spin, yung pala, sila, nagpapainit. Ako, mainit na, napapagod. Napapagod, eh. Tapos sa lusong, kumbaga nag-max ka kagad ng effort. So, pagdating mo doon, tapos yung ano pa, yung terrain pa ng ano, ng Sampaloc kayo, medyo hindi maganda, no? May landslide, sobrang putik, parang grabe yung terrain niya ngayon. So, tayo mong kailangan i-consider doon sa terrain na yan. And then, pagbaba mo ngayon ng silang, kasi mo yan, uminit. Tapos pagka na, hindi ginawa ako, load ako 2 kape, 2 suman, load ka. Pagbaba mo ngayon sa, ano, sa sungay, yun na. Iba na yung feeling ng katawan mo, tapos sabay sobrang init na. Doon ka na mag-iisip kung bakit mo siya ginagawa. Ano ka na tatamaan. Pero yun, tutuloy mo lang, tsaga-tsaga, hinto, pahinga. Para matapos mo. Tapos pag may dumadaan na tricycle, lilingon ka na lang. Kaya medyo mapapagano ka. Pero syempre hindi ko ginawa yun. Hindi ko ginawa yun. Doon ako sumakay sa tricycle. Oh, malakas akong tao eh. Ano bro, iba? Walang nakakita. Liwanag. Hindi na yun namin na pinag-alala.
So pinapakita lang natin dito kung hanggang saan mo kaya. So the next time na gagawin to, alam mo yung preparation na ano kailangan mong gawin na, di ba? Pero mag-ride na isang ride ng 9,000 kung hindi ka prepare. So kailangan paghahandaan mo nutrition, yung ensayo mo. Actually, para sa iba, kagaya ng mga sambong black wall, baka pwede mo pa i-consider na mag-change bike eh. Para matapos mo yung ruta. Actually, yung ano, yung sungay, ngayon ko na siya inahon. Marami na ako natayahonan yung Baguio, pero never ko iniisip yung sungay dahil sinasabi nila 7 kilometers na notorious. So no choice, kailangan ahonin. Habang inaahon mo, sabihin mo lang, oo nga, no? Apunat nga. sa kila Mr. and Mrs. Ernie Hortalesa, siyempre isang tawag lang, nandiyan na kagad. At siyempre yung production, sila Mangkalas, sila Bumblebag, si Pia Popoy, sila Ma'am Kay, sila Edwin. Yung pressure na binigay ko sa kanila, sobrang hirap para gawin to. Tapos, syempre, yung mga riders, humihingi ng data yan eh. Ng data, para alam kung gagawin ko. Ngayon, pinapush ko rin yung team, yung production. Bigyan nyo sila ng data. Kaya lahat yan, hindi naman lang din ako. Ako lang nakaisip ng kalokohan, pero hindi naman ako gumawa. Yung team ang gumawa. Kaya ito, effort ng buong team. Tapos yan, mga sponsors. Hindi mangyayari ito kundi dahil sa kanila. Actually, may tama na hita saka pagod. Pero yun, ako, ang mataas naman yung confidence ko rin sa sarili ko na kaya ko tapusin. Mentally, sana sumabay yung hita. Sa totoo lang, naligo ako para makalimutan ko na yung stage 1. ang hirap, pero masarap at masaya. Lalo na yung Miranda, first time kong umahon doon. Grabe yun. As in, nakatingala. Nagpahirap yung silang kanina dahil si Junius. Ewan ko kung matulin lang talaga, hindi ko kaya sabayan yung pace at tulin. Masarap kasama si Junius kapag hindi ganun katarik kasi pwede ko siyang sundan. So, kayang sabayan. Huwag lang kakargahan talaga. Pag kinargahan niya, yun, medyo nag-e-effort na ako ng mataas. Tapos, ngayon, nung sa Miranda na, nung yun nga, nasiraan siya, naging advantage sa akin kasi own pace na yung ginawa. So, actually, naka-distansya na rin ako sa kanya kasi nga iba yung lakas ni ano ni Tutut. Ako, minomonitor ko talaga kasi since nga kanina, sinasabay ako si Julius yung pace niya. Medyo mataas talaga yung power niya. Hanggang silang sinabayan ko, pero nung Miranda namin, sabi ko at my own pace na lang. So, minimaintain ko zone 2. Zone 2 para matapos ko rin to. Ang maganda, pag nasa harap siya kasi namomotivate ako na may sinusundan ako. Kaya naman. Yung ano lang talaga yung init. Actually, yung init yung nagpahirap talaga kanina, lalo na sa Repal. Yung sungay, well, naaahong ko naman. Nakikita ko naman na pag natapos to, recovery na. Ito na yung challenging, yung next stage. Kasi hindi ko talaga alam yung ruta. So lahat, ano, bulaga. Sleep in the light of day. Show me the clouds of dawn. Build me a paper plane. We'll fly it until we're lost. To dry your eyes, we'll touch the skies like satellites.
With eyes like hawks, we roam the air, and should you lose your wings. Ayaw na nagigil. Papalik na kayo? Ingat. Ayaw na trip. I'll stop the fall. I won't let you break. I'll stop the fall. The surface can wait. Sometimes you need a friend stuck in a tangled web. Kita mo gumagawa. Pilip, hindi na may kamay. Ginagawa na kaya kamay. Ano ba nasa isip mo? Hindi niya pinistap. Sakit na po ito. Masakit na daw. Ang una may consider dyan, yung mga kasama mo. Pero si James, tutuloy yata. Congrats pa rin. Pero kung hindi na kayo. Pero masusunod. Yes. Pwede natin gawin yan ulit. Ano ba pa yun? Ano ba pa yun? Natapusin natin parang love life lang yan. Stop. Tinuloy mo kasi gusto. Napakahirap kasi sobrang tatarik ng daan. Tapos hindi mo kabisado, hindi mo pa naruruta. Yun, surprise. Surprise ako sa mga ahon. Pero okay lang kasi experienced eh. Ang gusto ng kaya ko yun. Sagad ko naman ng limit ko. Nung naisip ko na titigil na po kasi ano, sobrang sakit na po talaga nung hita ko. Tapos yung ano po, yung sa damage po sa na-semplang po ako, yung sobrang sakit na rin po ng mga sugat ko. Tapos yung sa chan ko po, yun, yung tumama po yung tumama po sa chan ko, yun po, sobrang sakit na po. Kaya napaisip na rin po, tigil ko na po kasi ano, baka lalo yung lumala pa po. Kaya yun, tinigil ko na po talaga. Yun, baka ma-injured pa. I'll be the one to guide you. With eyes like hawks, we roam the air. Should you lose your wings, I'll stop the fall. Masusundan natin talaga yung ano natin, yung pinost natin or yung ginawa nating route. Doon lang tayo sa pang 12 lang. Hindi naka siya sa oras na 24 hours na gising ako. Hindi na kaya ng powers. So, yun. Pero, well, nakakalungkot na hindi natin natapos yung 17 pero hindi talaga kasya. Hindi na tayo nagpahinga sa mabilisang kain. Ano bang mali? Inisip ko kung anong mali. Hindi nagpahinga. Siguro hindi ako nagpahinga kasi. Hindi ako natulog eh. Masabi ko kasi na preparado naman. Kasi hanggang ngayon may legs naman ako eh. Sabi ko nga, kaya pa eh, no? Matayo pa eh. Kaso wala, kulang lang talaga sa oras. Naka-dalawang bike pa ako na nahiraman kasi nagka-damage din po yung isa. Tapos yung nasaib lang po ako, yun, nawala na rin po ang pag-asa kasi sobrang sakit po talaga. Sa rep ball po, tiniis ko lang po talaga na matapos yung tapos. Hanggang sa, sabi ko, kung hanggang saan pa po ang kaya, yun, umabot pa po ako ng gabi. Pag-abot ko po ng gabi, hanggang sa nanginig na po yung katawan ko, sobrang pagod na din po. Yun. Ayun, actually, nilimit ko yung sarili ko sa 24 hours na gising ako. So, ayun, sabi ko, kung ano lang yung kaya nung oras na isang araw na gising ako, yun lang talaga yung gagawin ko. So, yun, minaximize ko nga na hindi na tayo nagpahinga. Tagal, hindi tayo mid-lip. Pero yun, hanggang 12 lang talaga yung kaya. Ginawa ko lang po yung best ko eh. Kahit ano, yung pag-best ko po, ginawa ko naman. Pero hanggang doon lang po talaga yung kaya ng katawan ko po. Kaya nakapanghinayang din eh. Sa ngayong araw na to, yan, pinasasalamatan ko yung PCC. Siyempre, yung tumulong sa akin
sa stage 1 and stage 2, syempre yung aking team, yan, yung Team 2 Will Nation. Yan. Papasalamat ako. And syempre yung asawa kong nag-aantay ngayon sa akin. At magsusundo sa akin ngayon. Na at pumayag rin gawin ko to at sumuporta sa akin. Yan. Salamat sa asawa. And pinasasalamatan ko si Lord. Kasi siya nagbigay lahat ng strength sa akin for today. Sa whole day, sa 24 hours ko na na-survive itong challenge. Diba, umakangkin ng sungay. Mag-isa lang kayo, iniwan kayo ni ano eh. Kaya binigyan ng support eh, diba? Mamaya, pagagalitan yan. Anong pumapasok sa isip niyo? I mean, on a serious note. Malakas ako.